Sa bayan ng San Miguel sa Bohol, meron daw lalaking hindi tinatablan ng kamandag ng kobra. Ang kakayahan niyang ito, di umano, nakuha niya sa kanyang kakambal na ahas. January 1, 1979, bagong taon. Ang isang bagong silang na sanggol sa bukid noon, kasamang iniliwal di umano, ang isang ahas. Inay! Kambal ahas. Pero ang ahas, patay na raw. Makalipas ang apat na dekada, heto na ang nabuhay na kakambal naman daw ng ahas. Na videohan na walang katakot-takot na isinusubo ang makamandag na Philippine cobra. Naglabas din siya ng dalawa pang kobra na nilaro-laro pa niya. Isinubo pa ang ulo ng isa sa mga ito. Dito sa bayan ng San Miguel sa Bohol, natagpuan namin si Alberto alias Dodong Ahas. Pero nadatnan namin si Dodong na namamagka ang kanang kamay. Tatlong araw na pala ang nakararaan nung natuklaw siya ng isang summer cobra. Atong Sabado, napaakan ko, pagkuhod ako, aso ni hubag, ni uli ko sa bahay. Ano na minhod man, yun, nakatugog isang oras. Pagmata na ko, awa na, uli na. Makailang ulit na raw natuklaw ng ahas si Dodong, pero buhay pa rin siya. Kaya kampante siyang makaliligtas din siya rito. Mindanao, kadaghan niyo pa ake. Pag abot sa Bohol, morag hapon. Gayon man, ipina-check up siya ng aming team. Based sa nakuha nating vitals, normal naman siya, pero dadalhin pa rin natin sa pinakamalapit na hospital para ma-check natin kung may ibang reactions yung venom sa kanyang katawan. Huwag ka nagsuka. Huwag man po. Ka manipong. Hindi po. Kapoy lang. Wala namang danger sa kanya based dun sa results ng check-up nila. Ang ahas na kinatatakutang maaring makapatay sa kanya, ang siya rin daw pinagkukunan ni Dodong ng lakas. Isang beses nga raw kada buwan, umiinom siya ng dugo ng ahas. Nagbibigay daw sa kanya ng kakaibang enerhiya. Hindi, maluyam ko, hindi ko kayo ng dugo. Si alias Dodong Ahas din ang takbuhan ng mga may nais magpahuli ng ahas. Katunayan nito lang Merkules, nakatanggap siya ng tawag mula sa mag-asawang Agapito at Ignacia. Kutob daw kasi ng mga ito, may ahas sa kanilang lumang bodega. Noong nakaraang buwan daw kasi, may nahuling Philippine cobra malapit sa kanilang bahay. Pero anak lang daw nito ang nahuli. Ang ina, maaring nagtatago pa rin daw sa paligid-ligid lang. Tatakot ako baka kung hindi namin mapansin ang bababa sa underground, tapos baka lumabas yung ahas na kagatin sila. Kaya agad itong pinuntahan ni Dodong. Paglilinaw lang po, ang panghuhuling ito ni Dodong ay nakatakda niya talagang gawin nung araw na yon. Kanini adong nasa ilaw man ni Dong? Na kanini ang wala oh, kanini ang mga kahoyan ni ilaw? Aw, pwede gud mangita tagtaw tong paalsahon ani. Isa-isang inalis ni Dodong ang mga nakatambak na kahoy. Hanggang bumungad ang isang rat snake o yung kung tawagin nila rito, udtohan. Tinakma ni Dodong. Yun nga lang, natuklaw siya nito. Pero baliwala lang sa kanya dahil anya, wala naman itong kamandag. Hindi rin daw ito ang ahas na puntirya niya, kundi ang banakon o ang king cobra. At tulong pangita mo itong banakon nga ilang pangita. Kaya inangat niya muli ang isa pang kahoy at doon na lumabas ang isa pang udtohan na may habang mahigit isang metro. Pagkakataong yon, muling natuklaw si Dodong. Oh, wesod. Makakaligtas kaya si Dodong sa sunod-sunod na pagkakatuklaw niya sa araw na ito. Ang mga kobra nagtataglay ng tinatawag na neurotoxic venom na maaring magdulot ng pagkaparalisa o hindi kaya cardiac arrest sa loob lang ng 30 minutes mula sa pagkakatuklaw. Pero pakiwari ni Dodong, hindi siya tatabla ng kamandag. Salamat daw sa kakambal niyang ahas. Maura to ako ng tingaday. Nahibulong ko kay na ay halas nga gamay ka ng pula bagiikog nga halas. Mote ako hinumduman sa diha nga dako na siya.
na nakup naghalas. Muti ako na hinungduman sa baning bataang di man ma, di taw ma. Ang kakambal na ahas ni Dodong, ang pinaniniwalaan din niyang may dala ng swerte. Anan siya pa akalagi. Ang uban nga pa ako halas nga mamatay man. Ladan sila, pero kanindi man ladan. Yung unang documented story ng ganyang klase was around the 17th century, na kung saan merong na-encounter, pinanganak itong taong ito na may mga characteristic of snake. Kasi people during that time ay wala pang gaanong medical background kung bakit ganito siya physiologically. So, ang mga tao ngayon will tend to create stories to be able to understand something na hindi nila kayang intindihin. 10 taong gulang lang daw si Dodong nung una siyang natuklaw nang aksidente niyang maapakan ng isang banakon o cobra. Halos 1 linggo raw siyang nilagnat noon, pero makalipas ang ilang araw, bigla na lang daw siyang bumangon na parang wala lang nangyari. Mula noon, naging malapit na raw sa mga ahas si Dodong. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya sa paggawaan ng hollow blocks. Dito na rin siya sa Bohol, nagkapamilya at kasama nila sa bahay ang ilan sa mga nahuli niyang kobra na pansamantala rin niyang inaalagaan. Akong mga ahas, akong buhion. Ako pong pagkanong ilaga. Pero huwag na yung muan hidere, akong ihatag po nila huwag kuan. Namay kinahanglan po. Ginawan pa nga niyang mga ito ng sarili nilang kulungan. Kay bawa ko nga, bawal ginanghas. Pero huwag na yung magpakuha na ho, ako pong kuhaon. Pero ako rin pong buhi agbalik. Pati ang misis ni Dodong, walang katakot-takot na hinahawakan ng mga ito. Kapag nakahuli nga raw sila ng maliliit na sawa sa bukid, ipinalalaro pa nila ito sa kanilang 7 taong gulang na anak. Hawak ko po yung ahas, dahil yung po ahas akin. At kung kapos raw sila talaga, inuulam din ang mga nahuhuli nilang ahas. Samantala, matapos 2 beses na matuklaw si Dodong sa loob lang ng ilang oras, agad na binigyan siya ng first aid ng isinama ng aming team na rescue team. Pero hindi yun sapat. So kailangan natin siyang dalhin sa ospital para masiguro kung may kamandag ba talaga yung ahas o wala. Para makatiyak sa kanyang kaligtasan, minabuti na ring dalhin si Dodong sa Animal Bite Center sa siyudad ng Tagbilaran. 2 oras ang layo sa kanilang bayan. Muna din ka mag-visit ko close, but wala, so far wala pa po tayo makita nga mag-diferensya sa mga kuan yun, mata. May mga cases talaga na natutuklaw yung mga tao na hindi agad or masasabing immune sa mga gat ng kahit venomous snakes sila. Pero kailangan para rin na gamutin yung mga taong yun kasi infection ang kalaban natin. Kali na lang ko kay Mugayibate. Normal may akong kuan. Sinim ko sa binom kay kumundot lang. May kuan? Ang kakayahan ni Dodong na hindi tablan ng mga tuklaw o kamandag ng ahas, may kinalaman nga kaya sa di umano kakambal niyang ahas. Ayon sa clinical toxicologist, ang katawan ni Dodong maaring na-immune na raw sa kamandag. Usually, maliit na dose lang yan nag-umpisa. Ibig sabihin, konting venom ang na-inject. Pag nabuhay siya, nagkakaroon na siya ng antibody doon. Immune system natin magproproduce ang tinatawag na antibody, mga proteina panlaban doon sa venom. Ito yung tinatawag na anti-venom. Ganito rin ang kaso ng tinaguriang Venom Man ng Pilipinas na si Joe, na matapos nagsagawa ng pag-aaral sa kanyang blood sample, ang RITM o ang Research Institute for Tropical Medicine, nalaman na meron nga siyang antibodies na kumukontra sa kamandag ng ahas. Immune siya, pero yung extent hanggang saan manuneutralize ng antibody niya yung venom, hindi pa natin alam. Pero babala ng mga eksperto, lubhang napakamapanganib ang panghuhuli at pagpapatuklaw sa mga ahas. Kailangan nakagwante sila, nakaboot sila na mataas, kasi usually pag ganyang nanguhuli ka, ang unang mata kakagatin sa either yung kamay mo o yung iyong boots. Wala rin daw pag-aaral na nagpapatutuo na ang pag-inom ng dugo ng ahas ay nakagagamot. Pampabata nga daw, pero wala pang proof na totoo ito. Paalala naman ng Department of Environment and Natural Resources, mahigpit na ipinagbabawal ang panghuhuli, pagbebenta at pagkain ng ahas. Kahit yung pagkain, bawal din, lalo na kung dangerous na mga klase ng wildlife kagaya ng ahas. Yung penalty nila ay magdidepende sa classification ng wildlife na hinuli. Yung pinaka mataas na penalty, 6 years and 1 day to 12 years. Kabalo ko nga, bawal ang dakubuhas.
dugay na kong niundang o panakop. Huwag na emergency, anhar kong mudakop. Ako nang i-inover sa pulis o dinar. Gayunman, ang tanong pa rin na hindi pa nasasagot, posible nga bang ang tao magkakaroon ng kakambal na ahas? Hindi. Kasi yung human species, exclusive for humans, saka yung ahas, meron silang sariling species. Baka yung mga ina na ganun, dumaan sila sa mga psychosomatic disorders, traumatic disorders. Tulad ng pinaniniwalaan, sa ilang mga liblib na lugar ng ating bansa, magkasalungat ang sinasabi ng mga eksperto sa paniniwala ng ilan nating mga kababayan. Gayunman, mas mainam na tayo'y mag-ingat laban sa mga makamandag na ahas.